balita ngayong tanghali. PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nagpatupad ng reshuffle sa pulisya ilang araw bago ang kanyang retirement. 87 mga Pilipino na naipit sa kaguluhan sa Sudan bumiling ng repatriation ayon sa Department of Foreign Affairs. 580 persons deprived of liberty pinalaya na ng Bureau of Corrections ngayong araw. Nadiskaril na tren sa Makati, dinamitan na ng crane upang maibalik sa riles ng BNR. Partial solar eclipse masasaksihan sa Pilipinas ngayong araw. Pagpapatuloy o tuloy ang pagtatapos ng COVID-19 emergency, pag-uusapan ng World Health Organization sa susunod na buwan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Webes, April 20, 2023. At una sa mga balita, ngayon tanghali. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na hahanap ng paraan ng pamahalaan upang matulungan ang mga patuloy na bumabangon sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon sa Pangulo, sa kasalukuyan ay may mga programa naman ang pamahalaan at pondong nakaantabay upang tulungan makabangon ang mga sektor na patuloy na nahihirapan dahil sa naging epekto ng pandemya. Narito ang report ni Nel Maribuho. Hindi malayong tumulad na rin ang Pilipinas sa ginawa ng Estados Unidos na tapusin na ang COVID-19 national emergency. Ngunit kahit matapos na ang COVID-19 pandemic, hahanap pa rin ng paraan ng pamahalaan upang hindi mahinto ang pagtulong ng gobyerno sa mga sektor na naapektuhan nito, lalo na sa mga maliliit na negosyo. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga binibigay na tulong ng pamahalaan sa ngayon ay may layong maibsan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya ito ang aming paraan upang yung ating mga nakikita na hanggang ngayon ay nangangailangan pa rin ng tulong ay tinitiyak namin na kayang pamahalaan naman ay nandito upang tulungan kayong lahat, upang tiyakin na kahit papano meron tayong pantawid, meron tayong tupad, meron tayong AIX, yan po ang aming mga pati ilang mga iba't ibang klaseng emergency funding hanggat maaari ay kung hahanapan namin ng paraan. Kahapon, pinangunahan ni PBBM ang pagbibigay ng tulong sa ilang residente at grupo ng magsasaka sa Bulacan. Pinuntahan rin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbubukas ng Kadiwa Store sa Barangay Dulong Bayan sa San Jose del Monte, Bulacan. Dito, makabibili ng mas murang mga produkto kumpara sa mga palengke. Ayon sa Pangulo, hindi maaaring tumaas ang presyo ng bilihin sa Kadiwa Store. Yung Kadiwa, kaya natin idikta ang presyo. Hindi natin kailangan sundan ang market price. We cannot say hanggang dyan lang. Hindi pwedeng tumaas pa, kung maaari pa, pababain pa natin. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., pinaparami ng pamahalaan ng mga Kadiwa Store upang makatulong sa ating mga kababayan na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Binibigyan rin anya ng pagkakataon ang mga maliliit na negosyo na makapagbenta sa Kadiwa Store. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na naghahanap ang pamahalaan ng mga lugar na maaring pagtayuan ng mga specialty hospital. Layo nito na tugunan ang atensyong medikal na kinakailangan ng ating mga kababayan. Partikular na dito ang mga naninirahan sa malalayo at liblib na mga lugar sa bansa. Ayon sa Pangulo, kinakailangan na mayroon ring specialty hospitals sa mga probinsya at hindi lamang sa Metro Manila. So yun ang plano natin, and we are now identifying kung saan yung areas, tinitignan natin kung ano yung naging karanasan natin nung pandemic, saan sila nahirapan at saan sila malayo masyado yung pasyento yung kailangan dalhin. At doon natin ilalagay doon sa mga lugar na yun. Kahapon, pinangunahan ng Pangulo ang groundbreaking ceremony para sa itatayong ospital sa Barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte, Bulacan na mayroong 65 hospital bed capacity.
Nakatakdang magkita sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian upang talakayin ang naging pahayag nito tungkol sa mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Naniniwala naman si Pangulong Marcos na misinterpret lang ang Chinese envoy sa kanyang naging pahayag. Narito ang ulat ni Aileen Cerudo. Bukas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakinggan ang panig ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian matapos itong umani ng batikos sa kanyang naging pahayag. Ayon sa Pangulo, nakatakda sila mag-usap ni Ambassador Wang upang malaman ang totoong saloobin ng Chinese envoy tungkol sa mga kumakalat na issue laban sa kanya. And I will be talking to the ambassador soon, and I'm sure he will be very anxious to give his own interpretation of what he was trying to say. Yeah, we were all a little surprised, but I just put it down to the difference in language. Sa 8th Manila Forum noong nakaraang linggo, nanawagan si Ambassador Wang na tutulan ng Pilipinas ang Taiwan independence kung inaalala nito ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Ito ay sa gitna ng isinasagawang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos at ang pagtatalaga ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites kung saan pupuesto ang mga sundalong Amerikano. Binatikos nga ni Senator Raffy Tulfo ang nasabing pagbabanta ng Chinese Ambassador sa Pilipinas at tinawag na rin itong isang pambubuli o lantarang pagmamaliit sa mga Pilipino. Nanawagan din si Senator Risa Ontiveros na palitan na si Ambassador Wang dahil sa kanyang pahayag. Noong linggo, naglabas ng isang tweet ang Chinese Embassy sa Manila at sinabing misquoted ang naging pahayag ng Chinese Ambassador. Para kay Pangulong Marcos Jr., posibleng misinterpreted lamang o naging mali ang pagkakaintindi ng publiko sa sinabi ni Ambassador Wang. I think there must have been element of yung lost in translation. English is not his first language. But I'm very interested to know what it is that he meant. I interpret it as him trying to say that you should not, Philippines, do not provoke or intensify the tensions because it will impact badly on the Filipinos in the... Well, that's how I take it. Wala pa namang inanunsyong schedule si Pangulong Marcos Jr. kung kailan sila magkikita ni Chinese Ambassador Wang. Samantala, nakatakda namang bumisita sa Pilipinas si Chinese Foreign Minister Qin Gang ngayong weekend. Inaasahang maikipagpulong ito kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumanggi nang magbigay ng pahayag si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, kaugnay ng umano'y mga misquoted niyang pahayag kaugnay sa EDCA at mga Pilipino sa Taiwan. Agad itong umalis sa dinaluhang event kahapon sa Maynila nang tanungin sa issue. Kahapon ipinahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatakda silang muling magkita at magpulong ni Ambassador Wang. Nangangamba ang ilang mambabata sa mga overseas Filipino workers sa Taiwan sakaling magkagera sa pagitan ng China pati na ng Estados Unidos. Pero nangako ang gobyerno na magiging prioridad ang paglikas sa mga Pilipino sa oras na tumindi ang sigalot. Makatutulong din umano ang dagdag na EDCA site sa paglikas sa mga Pilipino. Narito ang ulat ni Harleen Delgado. Balabo ang sagot nila. Kung atakihin ang Pilipinas, pagtatanggol ba tayo? At lulunsad rin ba sila ng mga bomba mula sa Pilipinas laban sa Taiwan? Magkaliwanagan tayo. Hindi kumbinsido si Senator Amy Marcos na para sa disaster response ang desisyon na piliin ang lalawigan ng Cagayan para sa dalawang dagdag na military sites sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Dalawa sa apat na idadagdag na EDCA sites ang ilalagay sa probinsya, sa Naval Base Camilo Osayas sa Santa Ana at Nalo Airport. Ayon sa Senadora, may bagong batas ng Estados Unidos na National Defense Authorization Act na pumapayag anya sa paglalagay ng contingency stockpiles sa
rehiyon. Kaya pangamba ng presidential sister, baka magamit ito sa sigalot ng Estados Unidos sa China sa Taiwan Strait. Paliwanag ni Department of Defense Officer in Charge Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr., isa lamang ang humanitarian response sa magiging gamit ng EDCA sites. Mahina rin umano ang maritime security sa Northern Luzon, kaya ito anya ang tututukan sa modernisasyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paghandaan ang external defense. If you look at the configuration of the armed forces strategy, our vulnerabilities is in the north. In the north? I come from the north, sir. I don't feel very vulnerable. Our fishermen in Cagayan and the Ilocos Seas are not being harassed by anyone. Madam, if you look at the defense strategy that we will be having, if we are interested on maritime security, our northern part is very, very weak. Our defense. So we have given up all claims, east sector and west sector in the Philippine Seas. Is that correct? We are now obsessed with the Taiwan Straits. No, madam. We are still concentrated on the West Philippine Sea. Pero nangangamba si Senator Marcos kung paano ililikas ang mga Pilipino sa Taiwan sakaling magkaroon ng gera. Nakausap ko na rin ng Westcom at kung sino-sino pa, wala talagang plano hanggang ngayon. Pinag-uusapan pa lamang nag-agree na tayo sa tatlong EDCA sites na bago doon sa bandang Taiwan. Dapat inuna muna ang sitwasyon ng mga OFW sa Taiwan. Ayon kay Galvez, ipinagbigay alam na nila ito sa Estados Unidos at magiging prioridad anya ang paglikas ng mga Pilipino sa Taiwan. Pinag-uusapan na rin anya ang posibleng paggamit ng EDCA sites maging ang assets ng Estados Unidos sa agarang paglikas ng mga Pilipino sa Taiwan. Lahat po natin ang mga tinatawag nating defense attachés already have that kind of arrangement with our Philippine country team. We are really planning for contingencies, for emergencies, just in case there will be a breakout of a conflict, heightened conflict on the different plus points that we have identified. Pero pangamba ng ilang eksperto, baka lalong mapahamak dito ang mga Pilipino. The approach of an American vessel or aircraft towards Taiwan, even if it's for the purposes of evacuating OFWs, would call an offensive attack on that vessel or aircraft by China. I think that they would be targeted rather than allowed to evacuate our OFWs. And therefore, in the course of using EDCA for purposes of evacuation, our OFWs might be endangered rather than rescued. Mapapaso na ang EDCA sa June 2024, kaya panawagan ni Senator Marcos pag-isipan na ang bagong EDCA at baguhin ang terms and conditions ng kasunduan kung saan mas magkakaroon ito ng bentahe sa Pilipinas. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang grupo ng sugar producers sa napipintong pagtaas sa presyo ng asukal sa mga pamilihan. Posible kasing maapektuhan ang lokal na produksyon ng asukal sa bansa dahil sa El Nino phenomenon. Ayon sa PAGASA, itataas na nila ang El Nino warning system sa alert level sa susunod na buwan. Ang detalye sa ulat ni Ray Pelayo. Base sa pagtaya ng presidente ng United Sugar Producers Federation na si Manuel Lamata, aabot sa 15% ang posibleng ibaba ng produksyon ng asukal sa bansa kung titindi ang epekto ng El Nino. Mula Setyembre ay panahon na ng taniman ng tubo at kailangan ng patubig. Pero sa panahon ding ito, inaasahang mararamdaman ang epekto ng El Nino kung saan posibleng mabawasan ng malaki ang mga pag-ulan. It depends ano ka-severe yung El Nino. Kasi may mga El Nino na hindi naman masyadong matagal. Mga 2-3 months, kaya pa yan. Kung magtagal yan ng mga 6 months, 8 months, ayaw, matay na talaga yan. Tuyong-tuyo na lahat. So, delikado. El Nino is delikado. Ay naman sa board member ng Sugar Regulatory Administration na si Pablo Ascona, kung maapektuhan ng El Nino ang produksyon ng asukal, ay posibleng tumaas din ng 5-6 piso ang presyo nito kada kilo. Madadagdagan kasi anya ng 10,000 piso kada hektarya ang kanilang gastos dahil sa pagpapatubig.
Ayon sa opisyal, ang 70% ng taniman ng tubo sa bansa ay binubuo ng mga maliliit na magsasaka at walang kakayahang magpatubig lalo na sa panahon ng tagtuyot. The most impact will be felt to next season because at this moment it is the growing season or the vegetative stage of most of the sugarcane in Negros and other parts of the Philippines. So this is the time that it needs the water, it needs to grow. Samantala, itataas naman ang pag-asa ang El Nino warning system nito sa alert level sa susunod na buwan. Ayon kay PAGASA Deputy Administrator Esperanza Kayanan, sa ngayon ay nasa monitoring level pa lamang ang kanilang ginagawa pero inaasahang tataas pa ang posibilidad ng pag-iral ng El Nino ngayong taon. Tumataas na po yung probability of occurrence ng El Nino. Tumaas na po ito into 80% this coming June, July, August, and it the probability increased to about 86% for the month of November, December, and January. And so from El Nino Watch, by next month, May, we will be issuing the second level, which is El Nino Alert, kung saan meron po tayong above 70% of probability of El Nino occurrence for the next 2 months. Samantala, makakaranas naman ng pagkabawas sa dami ng ulan ang 29 na lalawigan ng bansa ngayong buwan ng Abril kahit hindi pa umiiral ang El Nino. Ayon kay PAGASA Deputy Administrator Esperanza Kayanan, ang mga ito ay nasa Luzon at Visayas. Sa Ilocos Norte, Bataan at Cavite ay hindi bababa sa 60% ang mababawas sa ulan. Nasa 20 hanggang 60% naman ang posibleng mabawas sa ulan sa mga lalawigan sa Cordillera Administrative Region, Region 1 hanggang Region 6 at kasama rin ang National Capital Region. Pero ayon kay Dr. Kayanan, makararanas muna ng malalakas na pag-ulan bago maramdaman ang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2024. Sa Hunyo ay mag-uumpisa na anya ang pag-iral ng habagat. From previous experience po natin, pwede po tayo maka-experience ng extreme rainfall event kagaya po ng isang example ng Ondoy noong 2009 wherein nagkaroon po kasi tayo ng El Nino 2009-2010. Pero bago natin naramdaman yung kakulangan sa tubig, naka-experience po tayo ng extreme event. Pero sa ngayon, ipinaplano na ng DA at SRA kung paano maiibsan ang epekto ng El Nino sa produksyon ng asukal, kabilang na dito ang pagsasagawa ng cloud seeding operation. Sa ngayon ay si Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban muna ang tatayo bilang officer in charge ng SRA. Noong April 15 ay epektibo na ang pagbibitiw sa pwesto ni dating SRA Administrator David Alba. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang krisis sa supply ng bigas sa bansa. Ito ang tugon ng Pangulo sa naging pahayag ng Federation of Free Farmers na nagsabing maaaring magkaroon ng kakulangan sa supply ng bigas sa panahon ng lean months o ang mga buwan na mahina ang ani o walang anihan. No, I don't. There is a chance na maninipis talaga yung supply because nga magkasabay-sabayan. So we are watching and waiting to see at what the production levels are going to be after the last planting season before the harvest for the upcoming harvest and what will be. Sa Pangulo, walang magiging problema sa supply ng bigas pagkatapos ng panahon ng anihan. Gayunman, iginit ng Pangulo na dapat madagdagan ang buffer stock ng NFA rice dahil mababa ang supply nito. Roundup Balita. Nirespondihan ng Philippine Coast Guard kahapon ang banggaan ng isang tugboat at fishing boat malapit sa may area ng Caballo Island. Batay sa report ng PCG, lulan ng fishing boat ang dalawang mangingisda nang mangyari ang insidente. Abang may anim na crew naman ang sakay ng Malaysian flag tugboat Atlantic 6 na nagsasagawa noon ng towing operations sa barge Atlantic 7 nang bumangga sa bangka.
Kapwa naman na rescue ng PCG ang dalawang sakay ng fishing bangka at isinakay rin sa tugboat Atlantic 6 at itinihatid sa Pantalan. Muling binigyan diin ng Smart Telecommunications ang kanilang suporta sa pagpapalawig ng deadline para sa SIM registration. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng Naturan Telco na ang extension ay magbibigay rin ng pagkakataon sa natitira pang mga subscriber na walang valid ID na makapag-secure ng kailangang mga dokumento para makapagparehistro. Kahapon, naglabas ng pahayag ang Department of Information and Communications Technology o DICT na nagsasabing sa ngayon ay walang planong i-extend ang SIM registration at hinihikayat ang ating mga kababayan na magparehistro hanggang sa April 26. Patuloy naman ang kumpanya sa pagbibigay ng physical assistance para sa SIM registration ng kanilang subscribers sa ilang piling lugar sa bansa. Inamyendahan ng Sugar Regulatory Administration ang ilang panuntunan para pahintulutan na maibenta sa Kadiwa stores ang donasyon ng mga nakumpiskang smuggled sugar kasama sa mga tinalakay sa pulong ay kung paano ang magiging treatment sa sa nasabing asukal. Sa ngayon ay isinasaayos na ng SRA ang mga proseso para maibenta na ito sa lalong madaling panahon. Umabot sa 46 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Apari, Cagayan at Dagupan City kahapon. Ito ay pangalawa sa pinakamataas mula nang mag-umpisa ang tag-init. Naging maalinsangan din ang temperatura sa Kasiguran Aurora na umabot sa 45 degrees Celsius at 43 degrees Celsius naman sa Katarman, Northern Samar. Marami mga lugar naman ang nakapagtala ng 42 degrees Celsius na heat index, kabilang na ang Butuan City, Davao City, Dipolok sa Zamboanga del Norte, Giwan sa Eastern Samar, Masbate City, San Jose sa Occidental Mindoro at sa Sangley Point sa Cavite. Ang pinakamataas na heat index ay naitala sa San Jose Occidental, Mindoro noong March 25 na umabot sa 47 degrees Celsius. Nakatakda ng magretiro sa susunod na linggo si Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Azorin Jr. Sino nga ba ang mga matunog ang pangalan sa hanay ng matataas na opisyal ng pulisya na posibleng pumalit dito? Alamin natin yan sa report ni Lea Ilagan. Isang linggo bago ang retirement ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. sa April 24, ilang mga pangalan na ang lumulutang na posibleng pamilian ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang susunod na Chief PNP. Ang usual po nga kandidato po dyan, yung mga susunod po na miyembro po ng mga command group po dahil sila po yung mga most senior na officers. Kabilang dito ang mga miyembro ng command group na sina Police Lieutenant General Rodel Sermonia, ang number 2 man ng PNP o Deputy Chief per Administration. Si General Sermonia ay naging director ng Directorate for Operations bago umakyat sa command group. Nagsilbi ring Directorate for Police Community Relations o DPCR at pinuno ng Police Regional Office 3 o Central Luzon. Pinamunuan niya rin ang Task Force Maverick ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Naging Provincial Director ng Bataan. Si Sermonia ay mula sa PMA Makatao Class of 1989 at mayroon pang 9 na buwan sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa January 2024. Nandyan din ang number 3 man ng PNP o ang Deputy Chief for Operation na si Police Major General Junel Estomo. Si Estomo ay naging direktor ng Cavite Police Provincial Office, naging direktor ng PNP Anti-Kidnapping Group. Hinawakan din niya ang pagiging direktor ng Police Regional Office 5 o Bicol Region at National Capital Region Police Office bago mapunta sa Command Group. Si General Estomo ay mula sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992. Nakatakda siya magretiro sa November 25, 2024. Kabilang din sa lumulutang ang pangalan ay ang number 4 man ng PNP o the Chief Directorial Staff na si Police Lieutenant General Michael Jan Dubria.
Kilala siyang miyembro ng Davao Boys. Naging commander ng Police Regional Office 1, Regional Mobile Group sa Ilocos, Pangasinan. Intelligence Officer ng Compostela Valley Police Provincial Office. Nagsilbi rin bilang Senior Executive Assistant noong panahon ni PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kabilang rin sa kanyang mga naging trabaho ay ang pagiging Regional Director ng Central Mindanao, Director ng SOSIA o Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, at Directorate for Intelligence at Civil Security Group bago na ay talagang Commander ng Area Police Command Visayas. Si Dubria ay miyembro ng PMA Sambisig Class of 1991 at nakatakdang magretiro sa December 20, 2024. Bukod sa mga miyembro ng command group, maaari ring maikonsidera si Directorate for Intelligence Police Major General Benjamin Acorda sa mga pagpipilian bilang susunod na PNP Chief. Kabilang sa mahalagang posisyon na kanyang hinawakan ay ang pagiging Director ng Police Regional Office 10, Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG at Deputy Director ng Intelligence Division ng PNP. Nagsilbi din sa Firearms and Explosives Office at Anti-Illegal Drugs Group o AIDG. Si Acorda ay mula sa PMA Sambisig Class of 1991 at nakatakdang magretiro sa December 2023. Lumutang din ang pangalan ni Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM Director, Police Major General Eliseo Cruz. Si Cruz ay naging hepe ng PNP Highway Patrol Group, Director ng Northern Police District at Southern Police District. Naging director din ng Police Regional Office 4AO Calabarzon at director ng Criminal Investigation and Detection Group. Si Cruz ay mula sa PMA Sambisig Class of 1990 at nakatakdang magretiro sa June 14, 2023. Pero kung seniority ang pag-uusapan, pasok si Information and Communication Technology Management Director, Police Major General Valeriano De Leon. Si De Leon ay naging commander ng Regional Mobile Force Battalion sa Police Regional Office 2. Nagsilbi bilang Provincial Director ng Quezon Province, Deputy Director ng Directorate for Human Resource Doctrine and Development, Chief Management ng Directorate for Comptrollership, Director ng PNP Firearms and Explosives Office, at Director din ng Police Regional Office 7 bago pamunuan ang Police Regional Office 3 kung saan tinanghal na Best Regional Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. Naging Director ng Directorate for Operations at itinalaga bilang Deputy Commander ng Security Task Force on 2022 National and Local Election kung saan itinuring itong pinakamaayos at ligtas na halalan. Personal niya kasing pinangasiwahan ng seguridad sa Mindanao at Special Election sa Tubaran, Lanao del Sur. Mula siya sa PMA Makatao Class of 1989 at nakatakdang magretiro sa Mayo. Basa sa Republic Act 6975, maaaring mamili ang Pangulo sa hari ng mga one-star o Brigadier General pataas para sa posisyon ng Chief PNP. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nasa diskresyon ng Pangulo ang pagtatalaga ng pinuno ng pambansang pulisya. Nakalagay po sa batas natin po na ang Pangulo po ang meron pong mandato at authority po para mamili po. So alam po natin ang mga mapapili po na hepe po ng pambansang pulisya enjoys the trust and confidence po ng ating Pangulo. So ibinibigay po natin yan sa kanya. At records will also indicate na may mga na-appoint naman po previously na mga chief PNP na less than 6 years in the service po. Tiniyak naman ni Colonel Fajardo na suportado ng buong hanay ng pambansang pulisya sino man ang mapili ng Pangulo na papalit kay General Azurin. Ngunit aminado ang opisyal na magiging isang malaking hamon sa susunod na pinuno ng PNP ang kontrobersyang kinakaharap ngayon ng pambansang pulisya kaugnay sa ilegal na droga. This will be a big challenge to him at doon po sa kanyang command group, sa ating pong mga senior officer na magpapatupad po ng mga pulisiya. On the ground po ay susundin po natin yung mga nasa mamababang ranggo kung ano man po yung mga operational trust and strategies na ipapatupad po ng panibagong PNP leadership po na i-appoint. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatupad
Natupad ng reshuffle si Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Azurin Jr. bilang araw bago ang kanyang pagbaba sa pwesto bilang pinuno ng pambansang pulisya. Ang reshuffle ay bunsod ng retirement ni Directorate for Controllership, Police Major General Jesus Cambay kahapon. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ilang opisyal ang inilipat ng pwesto ni PNP Chief? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Tatlong opisyal ng Philippine National Police ang inilipat ng pwesto. Kabilang nga dyan si Police Regional Office 4A, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates na inilagay bilang direktor ng Directorate for Controllership. Kapalit ito na nagretirong si Police Major General Jesus Cambay kahapon. Si Police Brigadier General Carlos Cases ay namula naman sa Police Regional Office 1 ang ipinalit kay Nartates sa Calabarzon, habang si Colonel Christopher Acop naman mula sa Police Regional Office 10 o Cagayan de Oro ang itinalaga bilang Deputy Director ng Police Regional Office 1 kapalit ni Brigadier General Cases. Epektibo, Ella, ang palasahan ngayong araw, April 19, 2023. Si Azurin, Ella, ay nakatakdang magretiro sa Lunes, April 24. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan. Ipinagpaliban na muna ng Komite sa Senado ang pagdinig sa resolusyong dumidepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa imbitasyon at prosecution ng International Criminal Court or ICC. Ayon kay Senate Committee on Justice and Human Rights Chairperson Francis Tolentino, kasunod ito ng pagtanggi ng Department of Foreign Affairs sa hiling na ipadala ang imbitasyon sa Senado sa mga ICC prosecutor. Sa liham na inilabas ng senador mula sa DFA, nakasaad na hindi na nito mapapasilitate ang pagpapadala ng liham alinsunod sa naging anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ititigil na ng Pilipinas ang anumang komunikasyon sa ICC. Dahil dito, inirekomenda ng ahensya na direkta nang ipadala ng Senado ang imbitasyon nito kina ICC prosecutors Karim Khan at Toto Bensuda. Sa kabila nito, na ipadala naman na nila ang imbitasyon sa ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights at sa Hague Academy of International Law. Wala pang kumpirmasyon kung kailan isasagawa ang pagdinig. Inihayag ng Department of Justice na nasa Pilipinas pa rin sina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at Bucor Security Officer Ricardo Zulueta. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, namomonitor naman nila ang mga ito at sinabing hindi pa nakalalabas ng bansa ang dalawa. Dagdag pa ng kalihim, ang patuloy na pagtatago ni Bantag ay palatandaan lamang na guilty o may kasalanan ito. Sinabi naman ni Bucor Director General Pio Katapang Jr. na wala na sa kanilang kamay o kontrol si Bantag. Si Bantag ay wanted na sa batas. Matapos maglabas ng arrest warrant ang dalawang korte sa NCR laban sa kanya. Kinumpirma ng Communist Party of the Philippines o CPP na patay na ang mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon ng mga pangunahing lider ng komunistang grupo. Sa isang pahayag na inilabas ni CPP Chief Information Officer Marco Balbuena, mariing kinundina ng grupo ang anilay brutal na pag-torture at pagpaslang sa mag-asawa at walong iba pa na nahuli umano sa operasyon ng militar sa Samar noong August 21 ng nakaraang taon. Si Benito Tiamzon ang chairman ng Central Committee ng CPP habang ang asawa nitong si Wilma ang Secretary General. Batay umano sa report ng kanilang political bureau na huli ang mag-asawang Tiamzon at mga kasamahan nito tanghali noong August 21 habang bumabiyahe patungong Catbalogan City. Pinasinungalingan ng CPP ang report ng Armed Forces of the Philippines o AFP na napatay ang mga Tiamzon sa isang inkwentro madaling araw ng August 22 nang sumabog ang sinakyan nitong pump boat habang hinahabol ng mga tropa ng gobyerno. Wala pang komentaryo ang AFP sa inilabas na pahayag ng CPP. Humihingi na ng tulong
tulong sa pamahalaan ng Pilipinas ang ilang mga Pilipino sa bansang Sudan sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. Ayon sa ating kababayan doon, paubos na ang kanilang supply ng pagkain dahil ilang araw na silang hindi nakalalabas ng kanilang pinagtataguan. Narito ang report ni Janice Ingente. Tatlong araw nang hindi nakakasama ni Kasim Bayaw ang kanyang asawa simula pa noong Sabado matapos itong matrap sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan sa Sudan, bunsod ng nagpapatuloy na bakbakan doon sa pagitan ng hepe ng Sudan Army at deputy nito. Aniya, hindi na sila pinapayagan pa na lumabas ng gusali dahil maya't maya na may sumasabog na bomba sa kanilang paligid. Ako ngayon, natrap ako din sa ospital. Kahit itong kumpaw ng ospital namin, hindi ako nakalabas. O yung lalabas ako sa gitna, hindi pa nangyari, ma'am. Kasi as in, nakakatawa. Delikado na rin aniya na bumiyahe pa dahil sa mga ligaw na bala at marami ring nakakalat na mga armadong lalaki sa kalsada. Ang mahirap ito kasi, ma'am, hindi pa madaanan ng mga hayo, hindi pa sipdala ng mga kalsada eh. Pinapara yung mga sakyan, chinichig yung pinapababa, ganun. Nakakatakot, as in, super nakakatakot ngayon. Ayon kay Kasim, marami na sa mga Pilipino sa Sudan ang nais nang umuwi ng Pilipinas sa takot sa posibleng mangyari sa kanila, lalo't hindi pa rin tumitigil ang putukan malapit sa kanilang tinitirhan sa Karom, Sudan. Wala rin kuryente doon at paubos na rin ang kanilang supply ng pagkain. Yun ang napagkaisahan ng mga Pilipino dito na umalis na lang dito. Umuwi na lang. Napakahirap ngayon dahil unang-una yung security, safety, wala naman. Kasi wala nang pwedeng lumabas eh. Ni pagbili mo ng pagkain, hirap. Dumagdag pa itong walang kuryente, ma'am. Tatlong araw na. Isa lang si Kasim sa mga Pilipino sa Sudan na nanawagan ngayon ng tulong sa pamahalaan, natulungan silang makaalis doon at umuwi na lamang muna ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na higit 170 mga Pilipino na sa Sudan ngayon ang nagipag-ugnayan sa kanila para humingi ng tulong. Higit 60 sa mga ito ang nais nang umuwi ng Pilipinas. Ayon kay Yusek De Vega, nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas sa International Organization on Migration Officials o IOM para makapagsagawa ng rescue operation at special repatriation. Payo ng DFA sa mga Pilipino sa Sudan, makipag-ugnayan lamang sa embahada o sa konsulado sa Khartoum ukol sa kanilang kalagayan. Ipadala ang malinaw na kopya ng inyong passport at residence visa sa cairo.pa at dfa.gov.ph. Ilagay rin ang inyong buong pangalan, phone number, lugar at pangalan kung saan nagtatrabaho, pangalan at contact ng inyong mga kamag-anak sa Pilipinas. Payo ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Sudan, manatili lamang sa bahay at lumabas lang kung kinakailangan. I-assess ng maigi ang sitwasyon at iwasang lumapit sa mga bintana o rooftop dahil sa posibilidad na matamaan ng ligaw na bala o shrapnels. Janice Ingente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na dumami pa ang bilang ng mga Pilipino sa Sudan na nais nang umuwi sa Pilipinas bunsod ng girian sa pagitan ng hepe ng Sudan Army at deputy nito. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, mula sa 60, nasa 87 na ng mga Pinoy doon ang nakikipag-ugnayan na sa Embahada ng Pilipinas sa Egypt para humiling na mailikas sila sa lugar. Aniya, higit 9 oras ang biyahe mula Khartoum, Sudan, patungo ng Egypt. Gayunpaman, sinisikap na aniya ng kagawaran at ng Embahada ng Pilipinas na maabutan ng tulong ang mga Pilipino sa lugar. Sa tala ng DFA, nasa 400 ang kabuang bilang ng mga Pilipino sa Sudan. 250 sa mga ito ang nakipag-ugnayan na sa Embahada ng Pilipinas sa Egypt para humingi ng tulong. Panibagong batch ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL ang pinalaya ng Bureau of Corrections o BUCOR ngayong araw.
Bahagi ito ng plano ng decongestion sa mga piitan sa bansa. Mula sa Muntinlupa City, ang detalye ay ahatid ni Dante Amento live. Dante, ilan ang pinalaya at saan galing ang mga ito? Ela, nasa 580 ang pinalaya ngayong umaga ng Bureau of Corrections o BUCOR na Persons Deprived of Liberty o PDLs. Karamihan sa mga ito ay galing ng New Bilibid Prison o NBP. Mayroon din sa iba't ibang correctional institutions sa mga probinsya tulad ng Prison and Penal Farm sa Davao, Zamboanga, Palawan at iba pa. Ayon sa BUCOR, mahigit doble ang lumaya ngayong araw kumpara sa mga nakaraang buwan. Inaasahan na aabot pa ng halos 1,000 ang lalaya sa mga susunod na buwan, bahagi ng tuloy-tuloy na decongestion sa mga bilangguan. Mayroon sa mga ito ay nabigyan ng parole, natapos ang sentensya at lumaya sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ayon pa kaya Secretary Crispin Rimulya, sisikapin ng Department of Justice, katuwang ang BUCOR, Public Attorney's Office o PAU at Board of Pardons and Parole na mapalaya kaagad ang mga dapat nang lumaya. Sinabi naman ng BUCOR Director General Tio Cataf Jr. na sa loob ng taong ito ay inaasahan na makapag-lipat sila ng 7,000 PDLs sa mga probinsya. Una na rito ay sa Palawan, Davao. Bahagi ito ng plano na tuluyan ng alisin ang New Bilibid Prison o NBP. Yan ang ating balita mula dito sa Muntinlupa City, LCOL. Maraming salamat, Dante Amento. Makalipas ang 2 araw, hindi pa rin naibabalik sa Riles ang nadiskaril na tren sa Makati City noong Martes. Ngayong araw, gumamit na ng malaking crane ang Philippine National Railways o PNR para maiangat ang nadiskaril na tren. Mula sa Makati City, alamin natin ang latest kay JP Nunez live. JP, ano na yung update dyan sa ginagawang pag-aangat ng nadiskaril na tren? Aga hanggang sa oras na ito, patuloy pa rin nga yung ginagawang re-railment activity ng Philippine National Railways para nga maibalik ulit sa Riles itong nadiskaril na tren dito sa bahagi ng Don Bosco sa Makati City. Kumpara kahapon na ginamitan ng hydraulic equipment para maiangat itong locomotive ng PNR at maibalik sa Riles, ngayong araw ay ginamitan na ito ng crane para mas mapabilis ang pag-aangat ng tren. Kahapon, naging hamon sa PNR kung paano ipupwesto yung malaking crane dahil yung lokasyon ng o yung lokasyon kung saan na diskaril ang tren ay mayroong creek at mga puno sa magkabilang gilid. Pero ngayong araw, maayos na itong naipwesto sa likuran bahagi ng locomotive at naikabit na rin yung mga kable. Nakita rin natin na nagtambak ang PNR ng mga buhangin doon sa area ng Riles para maayos na maipasok yung kanilang mga heavy equipment. Ito kasing bahagi na ito ng Riles ay medyo mabato at mahihirapang ilapit yung train dahil sa mga lubak. Ibabalik itong train sa southbound track o yung patungo ng Pasay at umaasa ang PNR na matatapos na rin ito sa lalong madaling panahon. Aga 2 araw na nga mula nang madiskaril itong train ng PNR dito sa Makati City mula noong araw ng Martes, April 18. At inaabangan nga natin na hanggang ngayong araw ay maibalik ito dahil naikabit na dun sa heavy equipment o yung crane. Kinakailangan na lang itong itaas, iangat para maibalik dun sa mismong Riles. At kapag naibalik yan, ay iche-check kung magagamit ulit kung railworthy yung train para o yung locomotive ng train para magamit ulit para sa pagsasakay ng o paghila ng mga bagon para sa pagsasakay ng mga pasahero. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Hinimok ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang grupong laban TNVS. Gayun din ang iba pang stakeholders sa isang dialogo. Inirereklamo kasi ng mga grupo ang pagdaragdag ng TNVS slots sa Metro Manila. Gayong marami pang TNVS application ang pending sa ahensya. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez.
Bukas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pakikipagdialogo sa mga grupo na may hinaing laban sa usapin ng Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III, anumang suliranin sa hanay ng transportasyon ay maisasaayo sa pamamagitan ng sinserong pag-uusap. Inilabas ng LTFRB ang pahayag matapos ang pagtutol ng grupong laban TNVS at iba pang transport group sa board resolution na inilabas ng ahensya para sa pagdaragdag ng 10,300 slots sa mga bagong aplikante ng TNVS. Kahapon sa isang press conference, inihayag ni Jun De Leon, ang national president ng laban TNVS, na kung nais talagang solusyunan ng gobyerno ang supply ng mga TNVS, ay dapat muna nitong pabilisin ang proseso sa mga pending applications ng mga TNVS bago pa man mag-lockdown noong 2020. Paniwala ng grupo, hindi lang 8,000 TNVS ang bumibiyahe ngayon sa Metro Manila. Paliwanag ni De Leon, mayroon umanong mga TNVS na patuloy na bumibiyahe at nakakatanggap ng booking sa mga ride-hailing app kahit expired na ang Certificate of Public Convenience nito o ang prangkisa. At ang dagdag na 10,300 slots sa mga TNVS ay maaari umanong magdulot ng lalo pang pagbigat ng traffic sa Metro Manila. Napakarami na po ng sasakyan ng TNVS sa kalsadahan. At napakatraffic na po para magdagdag pa po ng additional 10,300. Ayon sa mga transport group, nakahanda naman silang humarap sa dialogo kasama ang LTFRB. Pero dapat ay kasama dito ang mga transport network companies at maging ang media. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang masasaksihan ngayong araw sa ilang lugar sa bansa ang partial solar eclipse. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang partial solar eclipse sa Pilipinas noong June 2020. Mula sa PAGASA Observatory sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay Bernadette Tinoy live. Bernadette, anong oras ba inaasahang magsisimulang makita ng publiko itong partial solar eclipse dito sa Metro Manila? Aga, nagsimula nga kaninang 11:44 a.m. ang partial solar eclipse dito sa Metro Manila at inaasahang mamayang 12:54 naman ang tanghali, mamamataan ang maximum eclipse nito na may 23.7% obscuration o ito yung mismong pagdaan ng buwan sa pagitan ng araw at ng mundo. Taong 2019 ng Disyembre at Hunyo ng sumunod na taon, huling namataan sa bansa ang partial solar eclipse o ang pagdaan ng buwan sa pagitan ng araw at ng mundo. At ngayong araw ng Webes, makalipas ang halos 3 taon, muling mamamataan ang partial solar eclipse sa bansa. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ilang karatig bansa rin ang makakasaksi ng partial solar eclipse. Ito ang Australia, Southeast Asia, East Indies, Solomon Island, Vanuatu, Papua New Guinea at New Zealand. Sa Pilipinas naman, pinakamasasaksihan ang partial solar eclipse sa lugar ng Balut Island sa Sarangani Province mamayang 12:46 p.m. na may 58.2% obscuration. Dagdag pa ng PAGASA, ang naturang partial solar eclipse ay muling mamamataan sa bansa sa July 22, 2028 o 5 taon mula ngayon. Habang sa 2042 naman, mamamataan sa bansa ang total solar eclipse na may 100% obscuration sa isla ng Boracay. Paalala rin ng PAGASA na huwag titignan ang araw ng naked eyes, maging ang paggamit ng normal telescope na walang solar filter. At yan na muna ang latest mula dito sa PAGASA Astronomical Observatory. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Marami na ang mga turista na nagkakansela ng kanilang booking sa Puerto Galera matapos i-anunsyo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at Department of Health na bagsak ang water quality sa karamihan sa mga beach doon. Nangangabatuloy ang mga residente doon na nakaasa sa turismo ang kabuhayan. Narito ang report ni Ryan Lacanlale.
Sunod-sunod na ang natatanggap ng mga tawag ni Jerilyn Calderona mula sa kanilang mga kliyente para magkansela ng booking. May-ari siya ng isang restaurant, bar at lodging sa pamosong White Beach sa Puerto Galera. Kaya naman todo ang paliwanag nito para lamang hindi magkansela ang kaniyang mga bisita. Noong Martes, apat na grupo na nakabook sa kanya ang nag-inquire ng sitwasyon sa lugar. Ipapaliwanag ko naman po ng ayos sa mga aking guest na we are still safe. We don't see any oil spill traces here. And actually, hinahamon po namin ang aming mga guests na if they see any traces of oil, we're gonna give back their money. Tuwing weekend at long holiday, dumadagsa ang mga turista sa Puerto Galera. Marami rin umano ang nangangamba na mawalan ng hanap buhay dahil sa nangyari. Right now, I have 30 here. So now they are very, very worried na mawawalan sila ng trabaho. Plus their family, of course, na umaasa rin sa akin. Natatakot na rin ang mga taga-palengke dahil doon din kami kumukuha ng aming mga paninda. So everybody's calling me na what's going on, ano na gagawin namin. Because dito lang umaasa halos lahat sa Puerto Galera. Nakaasa ang sambayanan ng Puerto Galera sa turismo. Ang tourism office, marami na daw ang nagkansela ng booking sa Puerto Galera simula pa noong Linggo. Sa pahayag naman ng Department of Tourism sa isang media briefing, sinabi nitong nasa 5.3 million pesos kada araw ang mawawala sa kita ng turismo sa Oriental Mindoro kung magsasara ang Puerto Galera dahil sa oil spill. Nasa 85% ng turismo sa buong Oriental Mindoro ay mula sa Puerto Galera. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City ang pagsusuot ng face mask sa indoor spaces. Sakop nito ang mga air-conditioned establishment, public transportation at iba pang kulob na lugar kung saan hindi nasusunod ang physical distancing. Layo nito na muli maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Required muli na magsuot ng face mask ang mga empleyado at mga residente na may transaksyon sa loob ng City Hall. Ayon sa record ng Iloilo City Health Office, isang kaso kada araw lamang ang naitatala sa lungsod mula January hanggang March ngayong taon. Subalit tumaas ito sa 4 na mga bagong kaso kada araw simula ngayong buwan ng Abril. Pinagbabawal muna ng probinsya ng Negros Oriental ang pagpasok ng mga baboy at pork products mula sa probinsya ng Cebu na apektado ng African Swine Fever. Sa inilabas na executive order ni Negros Oriental Governor Carlo George Joan Reyes noong Martes, suspendido muna ang pagpapasok ng mga pork at pork products sa probinsya sa loob ng 30 araw. Nagpatupad na rin ang border control ang provincial veterinary sa lahat ng mga entry points ng lalawigan. Ang lahat ng ipapasok ng mga baboy o karne ay kukumpiskahin at ibabaon. Naka-activate na rin ang barangay Bantay ASF para magsagawa ng surveillance sa mga barangay. Nakatakdang magpulong ang COVID-19 Emergency Committee ng World Health Organization sa May 2023 upang matukoy kung dapat pa rin ituring na Public Health Emergency of International Concern ang COVID-19. Pinakamataas na antas ng alerto ito na maaaring ideklara ng UN Health Agency kaugnay ng isang sakit. Dagdag pa ng WHO, hindi pa rin kontrolado ang sitwasyon ng COVID-19 pandemic sa buong mundo. Babala rin ng UN Health Agency, mabilis pa rin itong magbago at posibleng magbunga pa rin ito ng matinding panganib. Sa huling 28 araw, mahigit sa 23,000 o 23,000 ang COVID deaths na naiulat sa WHO. 3 milyon naman ang bagong kaso sa gitna ng pagbabawas ng testing.
And I would hope that as the emergency committee meets in May, they will have further positive advice to give Dr. Tedros around their assessment of the trajectory of the pandemic and the existence or not of a public health emergency of international concern. Pinayuhan ng Health Ministry ng Malaysia ang mga residente na limitahan ang kanilang outdoor activities. Bunsod ito ng mainit na panahon at hindi mainam sa kalusugan sa kalidad ng hangin sa Malaysia. Batay sa ulat, ilang bahagi ng bansa ang nakararanas ng heat wave na may hindi ligtas na antas ng polusyon sa hangin. Kaya dapat limitahan ang outdoor activities ayon sa mga otoridad. Kung hindi maiwasan lumabas ng bahay, gumamit ng payong at sombrero bilang pananggalang sa matinding sikat ng araw. Gayun din ang pagsusuot ng face mask. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 7, Versikulo 17 na nagsasabi, huwag kang magpakasamang lubha ni magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.